What's up, guys? Ito na naman tayo sa panibagong DIY ni Obra Maestro. Dahil ito ang problema namin dito sa aming pintuan. Ayaw may sara ang ating pinto. Sumasabit na. Napakalikit. Kaya nakikita ko na problema dito sa ating bisagra o sa hinge. Maluwag na siya. Ay maluwag na itong ating screw, kaya gamit ang ating screwdriver, hihimpitan natin ito, yung ating screw. Yan. Pero dahil sa maluwag na, dahil ito ay plastic lang ang ating hamba, ay naisipan kong nakita ko ang problema, hindi na siya mahigpitan. At kailangan na natin itong gawa ng DIY o do it yourself na lang. Gagamitan natin ang epoxy o pioneer epoxy. Okay guys, dahil tayo ay kailangan natin ang epoxy doon para dumikit yung ating bisagra, gagamit tayo ng epoxy, pioneer epoxy. Ang sandigan ng bayan. Mag-mix tayo ng equal mix ng pioneer epoxy, yung letter A at letter B. So, kailangan natin ng medyo marami, kaya mag-mix tayo ng marami kaming amount. A and B. Okay. Kailangan natin itong i-mix. Okay, guys, pakikita nyo rito yung ating screw. Tatanggalin na natin ang ating screw upang ma-solve natin ang problema. Ito. Maluwag na ang screw natin dito sa ating hinge. Kaya hindi na natin mahigpitan at kailangan na natin itong lagyan ng pioneer epoxy upang humigpit siya. Ito ang ating minix na pioneer epoxy. Lagyan natin dito upang magkaroon siya ng kakapitan. Ayan. So, kailangan i-fill up natin yung mga butas dyan. Nang sa gayon, ay dumikit ang ating bisagra dito sa hamba. Kailangan ma-fill up natin yung mga butas upang magkaroon siya ng kakapitan. Hindi na rin guys sumobra ang tech screw o ang ating tux dahil masyadong malalim ang butas ng ganitong mga ito guys ang problema ng mga pintuan na PVC dahil sa ang ating PVC ay kapag lumuwag ang hamba ito ang nagiging problema. Ayan. Okay guys, mamaya pakikita ko sa inyo after na matuyo ito ay lalagyan na lang natin siya ng tox. Okay? Hanggang ngayon ganito na lang at mamaya pakikita ko sa inyo after na matuyo kung anong mangyayari. After 3 to 6 hours at natuyo, pinatuyo na natin ang ating epoxy. Ito na guys ang magiging result ng ating DIY how to repair the door jamb
that is not fixed. And we can see here our door jamb is being fixed already. Let's test it. Yeah, here you can see the door is now already flush in the hamba, in the jamb here. So you can see here that it's already flushing with the door jamb. And that's it, guys. Thank you so much. And if you are not subscribed to my channel, please click subscribe and click the notification bell. Thank you so much. Bye-bye. What's up, guys? Ito na naman tayo sa panibagong DIY ni Obra Maestro. Dahil ito ang problema namin dito sa aming pintuan. Ayaw may sara ang ating pinto. Sumasabit na. Napakalikit. Kaya nakikita ko na problema dito sa ating bisagra o sa hinge. Maluwag na siya. At ang nakikita kong solusyon dito, guys, ay maluwag na itong ating screw. Kaya gamit ang ating screwdriver, hihigpitan natin ito, yung ating screw. Yan. Pero dahil sa maluwag na, dahil ito ay plastic lang ang ating hamba, ay naisipan kong nakita ko ang problema, hindi na siya mahigpitan. At kailangan na natin itong gawa ng DIY o do it yourself na lang. Gagamitan natin ang epoxy o pioneer epoxy. Okay, guys, dahil tayo ay kailangan natin ang epoxy doon para dumikit yung ating bisagra, gagamit tayo ng epoxy, pioneer epoxy. Ang sandigan ng bayan, magmi-mix tayo ng equal mix ng pioneer epoxy, yung letter A at letter B. So kailangan natin ng medyo marami, kaya magmi-mix tayo ng marami kaming amount A and B. Okay. Kailangan natin itong i-mix. Okay, guys, pakikita nyo rito yung ating screw. Tatanggalin na natin ang ating screw upang ma-solve natin ang problema. Ito, maluwag na ang screw natin dito sa ating hinge. Kaya hindi na natin mahigpitan at kailangan na natin itong lagyan ng pioneer epoxy upang humigpit siya. Ito ang ating minix na pioneer epoxy. Lagyan natin dito upang magkaroon siya ng kakapitan. Ayan. So, kailangan i-fill up natin yung mga butas dyan. Nang sa gayon, ay dumikit ang ating bisagra dito sa hamba. Kailangan ma-fill up natin yung mga butas upang magkaroon siya ng kakapitan. Hindi na rin, guys, sumubra ang tech screw o ang ating tux dahil masyadong malalim ang butas ng ganitong mga ito, guys, ang problema ng mga pintuan na PVC. Dahil sa ang ating PVC ay kapag lumuwag ang hamba, ito ang nagiging problema. Ayan, ok.
Okay guys, mamaya pakikita ko sa inyo after na matuyo ito ay lalagyan na lang natin siya ng ano toks. Okay? Hanggang ngayon ganito na lang at mamaya pakikita ko sa inyo after na matuyo kung anong mangyayari. After 3 to 6 hours at natuyo, pinatuyo na natin ang ating epoxy. Ito na guys ang nagiging resulta, magiging result ng ating DIY how to repair the door jamb that is not fixed. And we can see here our door jamb is being fixed already. Let's test it. Yeah, here you can see the door is now already flush in the hamba, in the jamb here. So you can see here that it's already flushing with the door jamb. And that's it guys. Thank you so much. And if you are not subscribed to my channel, please click subscribe and click the notification bell. Thank you so much. Bye-bye.